Magandang buhay! Ako si Teacher Liz, ang inyong magiging guro ngayong araw na ito. Nang mga nakaraang araw, napag-aralan natin ang mga tunog ng mga katinig na s at Ulitin nyo nga ang kanilang mga tunog. Isa pa nga. Mahusay. Ngayon, samahan niyo ako. Basahin natin ang mga salitang nasa pisara. Amo. Ema. Ema. A. S. O. A. So. Aso. I. S. A. I. Sa. Isa. O. S. O. O. So. Oso. I. N. A. I. Na. Ina. U. N. A. U. Na. Una. N. O. O. No. O. No. O. Napakagaling niyo ng magbasa. Ngayong araw na ito, pag-aaralan natin kung paano pa natin mapapangalagaan ang ating kapaligiran. Tara, tignan natin ang mga larawan na nasa pisara. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama, nagtatanim sila ng mga halaman. Dahil ang mga halaman o ang mga puno ay nagbibigay ng malinis na hangin sa atin. Ano naman ang ginagawa ng bata sa mga halaman? Tama, dinidilagan niya ang mga halaman para ito ay lumaki at mabuhay. Eh ang mga bata sa larawan, ano ang ginagawa nila? Tama, nagwawalis at nagpupulot ng kalat. Itinatapon nila ang mga kalat sa tamang basurahan para hindi langawin at magkaroon ng sakit sa ating paligid. Ano naman ang ginagawa ng mga tao sa mga basura? Tama, itinatapon nila sa tamang basurahan. Kung ito ba ay babasagin na bote, kung ito ba ay tirang pagkain, o ito ba ay plastic, para mabawasan ang kalat at maaaring i-recycle ang mga basura. Ano naman ang ibig sabihin ng larawan na yan? Tama! Kailangang magtipid ng tubig. Huwag hahayaang may pumapatak sa inyong gripo. Kahit na ito'y nakapatay na, kailangan walang tumutulo para makapagtipid tayo ng tubig. Laging tandaan, mahalaga ang pangangalaga ng paligid. Para maging kaaya-aya ang ating paligid at hindi tayo magkaroon ng sakit. Pag-aaralan natin din ngayon ang mga posisyon ng mga bagay. Ano ang mga bagay na nasa inyong harapan? Ano naman ang mga bagay na nasa inyong likuran?
paano naman ang mga bagay na nasa loob ng inyong bag. Tara, samahan niyo akong tukuyin ang mga lugar ng mga bagay. Nasaan ang bola? Nasa loob ng kahon? O nasa labas ng kahon? Tama! Nasa loob ng kahon. Ngayon naman, nasaan ang bola? Nasa loob ng kahon? O nasa labas ng kahon? Tama! Nasa labas ng kahon. Saan mo naman makikita ang mansanas? Sa itaas ng lamesa? O sa ibabaw ng lamesa? O sa ibaba ng lamesa? Tama! Nasa ibaba ng lamesa. E ngayon, saan makikita ang mansanas? Sa ibabaw o sa itaas ng lamesa? O sa ibaba ng lamesa? Tama, sa itaas ng lamesa. Saan mo naman makikita ang mga bata? Sa likod ng puno o sa harapan ng puno? Tama, nasa likod ng puno. Saan naman makikita ang mga bata? Sa likod ng puno o sa harapan ng puno? Tama, nasa harapan. Napakahusay! Ngayon, alam na natin ang mga posisyon ng mga bagay. Tulad ng nasa harapan, nasa likuran, nasa ibabaw at nasa ibaba, nasa loob at nasa labas. Sana marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!